morning mga ka-auto. Ngayon na araw, pag-usapan natin na yung Geely cars. Bakit nga ba madaming bumibili ngayon ng Geely cars? Number one na reason kung bakit nila binibili yung Geely Cool Ray is yung price tag. Sa 900,000 pesos, 900,000 plus pesos na price, makakakuha ka na ng engine na puproduce ng 177 horsepower. And sa mga kategory nila, sa segment ng ganyan na price, wala kang makikita na kaparehas niyang nag-o-offer ng ganyan. Kaya sobrang curious talaga yung mga tao, bakit ganun lang yung price at bakit ganyan karami yung technology na ino-offer nila sa ganyan na price point. Kaya yung mga tao gustong makatry ng ibang brand aside from the traditional brand na nasa Pilipinas. Siguro oras na talaga para sa traditional car brand sa Pilipinas para taasan nila yung specs nila, yung technology nila sa mga sasakyan nila. Kasi pag hindi nila ginawa yan, sigurado etong Geely at mga iba pang Chinese brands na darating sa Pilipinas, siguradong agawan talaga sila sa market ng buyers. Ang Geely nagsabi na every 6 months maglalabas sila ng bagong model sa Pilipinas. For this year, naglabas sila ng Cool Ray, Ascara, at yung pinaka-latest ngayon yung Okavango. Very possible sa next nilang model na ilalabas ay compact sedan naman, hindi na SUV. So, titingnan natin kung ano yung possible na lalabas sa Pilipinas na compact sedan para sa segment na yun. Ang compact sedan na tinutukoy ko na possible na lumabas sa Pilipinas ay yung Geely Preface. Yan yung compact sedan na possible na lumabas sa Pilipinas. Yung Geely Preface, meron siyang 2.0 turbocharged engine na nagpuproduce ng 190 horsepower with mated sa 7 DCT transmission. Hindi pa sure kung ano yung transmission niya pag dumating sa Pilipinas, pero sa China, meron siyang 7-speed DCT, wet dual clutch transmission. Yung Geely Preface, isa sa mga pinakamalaking compact sedan na possible na makita natin sa Pilipinas kung dumating man siya. Kasi alam ko, ang Geely, ilalabas nila yung best models nila para sa Pilipinas. Isa na dyan, kung may compact sedan silang ilalabas, sana padala nila yung Geely Preface o yung Singroo. Sigurado ako, ang magiging features nito sa Pilipinas, halos magkapareha sa mga Ascara at Geely Cool Ray. Madaming features silang ilalabas dito sa compact sedan na to. Yung estimated price ng Geely Preface, nasa $20,000. Kung i-convert natin yun sa Pilipinas, more or less nasa... Teka lang, compute ko lang. $20,000 times 50. More or less nasa 1M or... Kasi pag lalagyan mo pa ng tax yan, siguro 1.2 or 1.3 million pesos para sa compact sedan na Geely Preface. Para sa Geely Philippines, keep up the good work. Sana maayos yung after sales service nyo at yung mga availability ng parts. Kasi yan lang naman yung hiling ng mga car owners para maganda yung experience ng pag-own ng Geely cars. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel, subscribe lang kayo sa baba yung subscribe button at sabayan nyo na din yung notification bell para may update kayo sa mga susunod na video natin.